Hello po mga kalingap, kumusta po kayo? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan saan man dako kayo ng mundo naroroon. So shoutout po sa mga bagong nag-subscribe dito sa aking YouTube channel and especially po sa mga silent viewers ko na patuloy pong sumusuporta sa aking YouTube channel. So ayun na nga po kung napanood nyo po kay Kuya Brooks na itong si Mark ay naglabas ka po siya ng konting saloobin niya patungkol sa kanyang ina. So labis pong naapektuhan si Mark sa mga pinaggagawa ni Ate Maylin. So, sana Ate Maylin, mag-isip ka po ng 100 times. Minsan, isipin din po natin kung ano po yung mararamdaman ng ating anak. So, ayan na po, nawalan ka po ng sponsor dahil din po sa mga pinaggagawa mo. Itong masasabi ko kapag hindi kayo nagtagal ni Mang Ben, hindi mo na po yun mababalik yung mga tiwalang pinagkaloob po sa'yo ng mga taong nagmamahal. So, panoorin muna natin tong pahayag ni Mark at tiyak na maaapektuhan din po kayo. Kasi nga makita po natin na pumayat nga itong batang to. Mark, kamusta ka naman? Pasipag siya. Siya ang nakita ko siya na pagpasok ko. Naglilinis. Naghugas po ito ng plato. Nag-uwi po ako ng Uwi ka ba? Ng Sabado and nag-vlog ako ng mga bata. Parang pumayat ka. Oo nga kuya. Kasi na-stress din ako kay mama. Baka may problema ka. Lagi mo ang mga sige lang. Insan na ako. So ayan, napansin ko kay Mark. Ilang araw lamang po siya doon sa bahay po nila. Pero magtataka ka. Bakit ang laki ng ipinayat ni Mark? So grabe po yung stress na idinudulot ni Ate Maylin sa kanyang mga anak. So makita po natin yan kay In Lloyd at saka kay Macy nung pumunta sila Mang Ben doon sa Greenwich, diba? So alam nyo naman po si Kalinga Prab, mabait. So Ate Maylin, para sa akin, isipin mo yung nararamdaman ng iyong anak. Huwag yung happy-happy, ganon. Kasi yung mga bata po yung mas importante, yung damdamin po nila. Kasi once na hinayaan mo lamang yan, wala. Mapapalayo po sa'yo ang loob ni Mark. At ito na nga, napapansin ko rin po na sinabi ni Kalinga Prab na hindi na po ako magbibigay ng tulong. Last ko na yung tulong. Kung may gusto ka po, mag-directa ka na kay Mark. So, pasan po ni Mark lahat-lahat. Kaya hindi po siguro maiiwasang ma-stress siya. Lalong-lalo na is kilala niya nang lubusan ang kanyang ina kung ano ba ang tunay na ugali nito at pinaggagawa ni Ate Maylin. So sana habang maaga pa, Ate Maylin, magsumikap ka at isipin mo ang iyong mga anak kasi hindi pa po huli ang lahat. So yun na nga, isang tabi ang damdamin pero wala na, itapos na, andyan na yan. So ipakita mo na lamang po sa tao na nagsusumikap ka alang-alang sa mga bata. Usap natin, diplomasya, okay naman sa'yo? Kaya natin ayusin yan sa tulong ng ating Panginoon. Ha? Ay, dalawin ko naman po si Mama pag na-pray ako sa mga bata. Yes. Kasi, dun sa mga bata. Ginagawa po lahat ni Mark, ng paraan para kahit papaano ay may oras po siya sa kanyang mga kapatid at makikita niya po ito palagi. Kaya mas pinili niya pong doon kila Kalinga Prab imbis doon sa kanyang ama. So ang ibig sabihin po, hindi po maiwan-iwan ni Mark ang kanyang mga kapatid. So napakabait na bata. So sana naisip yan ni Ate Maylin. Halos lahat ng anak ni Ate Maylin is mababait at masunuring bata. Pero si Ate Maylin lang ata itong may problema. So kailan kaya mauntog itong si Ate Maylin para ang mga nararamdaman ng kanyang mga anak, ang kanyang isipin. Kasi nga nung pumunta siya kila Kalinga Prab, kailangan daw niya ng puhunan dahil kulang daw po yung pang araw-araw, pamasahe, papuntang eskwelahan. So Ate Maylin, kumayod ka alang-alang sa mga bata dahil bata ka pa naman po. So pasok ka pa. Pwede ka pang magtrabaho, mag-apply para sa mga anak mo kasi napakalaki ng sinayang mo. Nasa kama ka na, bakit bumaba ka pa sa sahig?